Yun na ito, share naman namin sa inyo kung paano kami mag-germinate ng raw or bare seeds. Simulan natin sa mga materials. Siyempre ang seeds, spray bottle in plain water, tissue, mas manipis, mas maganda, container, cutter, at plastic or takip para sa container. Quick disclaimer lang po, madaming iba't ibang klase ng pag-germinate or pagsisimulang magtanim. Ito lang po ang aming nakasanayan at para sa amin ay tipid. Kaya ganito kami madalas magsimulang mag-germinate. Ito na nga at ilalatag na natin ang tissue sa ibabaw ng container. Sprayan natin ng plain water ang buong parte ng tissue. Ang gamit nating buto dito ay ang Rushmore. Hindi po ito sponsored ha. Lolo Biondo po ang variety na to. Kadalasang gamit sa pangsangyupsal. Ito po ay yung bare or raw. Hindi pa po ito yung pelleted seeds ha. Pero kung may estrosa during this time, yun ang ginamit namin malamang. This is about 100 pieces. Spread lang natin ito sa ibabaw na parang magic sarap. After nyan, spray tayo ulit ng plain water. Yung spray na tamang mabasa lang yung seeds na nilagay natin. At tatakpan na nga natin yung container gamit yung plastic dahil una, it helps to keep the moisture. And second, makakatulong din ito makaiwas sa mga insekto na maaaring magka-interes tulad ng langgam. At syempre, sisecure lang natin yung left and right side. At lalagyan din natin ng konting buta sa ibabaw. Ito ay nilalagay namin sa madilim na lugar. Then we will wait between 24 to 48 hours. And after 48 hours, ganito na sila kalaki. Yung white side, yun yung unang root. Yan yung dapat nakalubog sa cocopeat or growing media. At yung yellow or green side naman, dyan sumisibol yung dahon. And before you even touch it, make sure lang na isprayan muna natin ito ng plain water or pwede ding half concentration or half strength. Ganito naman ang itsura ng pumutok na seeds after 24 hours. Dahil sobrang dami ng seeds na aming nailagay, pati yung camera na duling. Kaya iwasan natin ito para mas madali yung paglipat ng mga buto sa styrocups or sa seedling tray. Kapag kasi ganito, parang hindi ka na matatapos. Balikan na natin yung mga pumutok nating seeds. Para sa step na ito, unahin natin ang materials. Kailangan natin ng chani or stick. Optional, pwedeng seedling tray or styrocup. At syempre, ang sterilized na cocopeat. Tinanggal na din natin dito ang excess water. Unahin muna natin ang styrocups. Maglalagay lang tayo ng cocopeat. Ang rule lang naman dito ay mas mataas ang slit, mas mataas ang cocopeat para maiwasang magkaroon ng lumot sa loob at pagpasok ng insekto sa loob ng grow box. Basain lang natin yung dulo ng stick or chane at ididikit natin dun sa pumutok na seed. Maglagay na din tayo dito ng isang seed sa gitna ng cocopeat. Hindi naman ang pagsalin dito sa seedling tray. Hindi ganun kasiksik ang paglagay ng cocopeat. May mga nagtatanong din kung maaari daw mang gumamit ng rice hull or vermicast sa stage na ito. Yes, pwede. Kailangan lang banlawan ng roots bago ilagay sa grow box. Pag-usapan natin yan sa susunod na video. Mapapansin natin dito na hindi lahat ng seeds ay pumutok. After 48 hours na to ha. At dahil patience is a virtue, iintayin pa din natin yan ng between siguro 1 to 2 days pa. Sayang kasi kung itatapon lang. Pagkatapos nga natin ilipat dito ay i-sprayan na natin sila ng half concentration or half strength. At pwede na natin silang introduce sa morning sun.
Dito mapapansin natin na mas madaling makita yung mga pumutok na seeds. Therefore, mas madaling mapansin ang progress nito. Dito na din tayo magsisimula ng bottom water or bottom watering. Yan yung paglagay ng tubig sa ilalim ng styrocups or seedling tray. At isa pang paalala, iwasan natin masobrahan ng tubig ang ating mga seedlings. Maaari kasi itong magresulta ng iba't ibang issue katulad ng mabagal na paglaki, fungi, or worse, mamatay at hindi na magtuloy yung seedlings. Maraming environmental factor ang maaaring makaapekto sa unang 14 days ng seedlings. That's why it's called nursery for a reason. Kaya sa stage na ito, stay positive lang at huwag susuko. At compare nga natin dito sa tamang moisture lang, mapapansin dito na shiny yung kokopit na sobra sa tubig. Isa lamang ito sa maaaring reason kaya mas mabilis ang paglaki ng nasa right side. May few days difference lang sila niyan, ha? Balikan naman natin ang mga buto na nilagay natin sa seedling tray. Ang mga seedlings na ito ay between 18 to 20 days instead of 14 days, kaya medyo malaki na sila. Ito ang additional steps na iniiwasan namin, kaya kami nagda-direct sowing sa styrocups. Pero may mga growers kasi na madami silang oras or nag-e-enjoy sila sa ganitong steps. Kaya nasa sa inyo din po ang desisyon. Nung nag-umpisa kami magtanim ng lettuce, nahirapan din kami lalo na nasa lowland area ang aming farm. Nag-test din kami ng iba't ibang seeds. Gumamit ng iba't ibang growing media. Trial and error, kumbaga. Kaya natutuwa talaga kami kapag nakakapagpatubo ng maganda ang mga bago sa hydroponics. On the other hand, support din naman kami sa mga nag-fail sa una nilang try. Nakadepende din kasi sa grower ang tagumpay sa karerang ito. Ulitin lang natin, lalagyan ng kokopit ang styrocups, maglalagay ng hole sa gitna, at ililipat ang seedling. Maglalagay din tayo ng additional kokopit sa paligid. At uulitin natin ang proseso na ito hanggang sa maubos ang seedlings. Eto na nga sila after 15 days or 20 days. Dito mapapansin nyo, may marka yung lumot. Ganyan lang kababa ang bottom water or bottom watering. Dahil nga iniiwasan natin mag-oversaturate ang ating kokopit. At ready na sila para ilipat sa grow box. At eto na nga sila after 21 days from transplant. Considering ang pinaglagyan, sa harap lamang ito ng aming munting tindahan kung saan mainit, malikabok at hindi maganda ang quality ng water, aba, hindi ka nalugi sa resulta. Mapapansin mo din dito na may ibang itsura, madalas namin itong ma-experience sa Rushmore na parang may naligaw na variety. Pero same lang sila ng quality at lasa. Ayan, at sana may natutunan kayo sa video na ito. If you have any question or suggestion, you may comment down below. Let us know kung ano ang gusto niyong pag-usapan sa susunod nating video. And for your hydroponic supply needs, visit us on our Facebook account to know more. Thank you for watching at laging tandaan, basta hydroponics,